ang limang pangunahing kasalanan laban sa Diyos na nakasulat po yan sa aklat ng Roma sa unang kabanata, yung kalahati ng Romans chapter 1, ay doon po natin makikita yung limang pangunahing kasalanan ng tao laban sa Diyos. Praise God. Ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya lang, siyempre malungkot sa panig niya na sa kabila ng kanyang kabutihan, itong mga tao nagbabaliwala sa kanya. Ang Diyos, isa pa man din sa yung sabi ni Moises, na ang Diyos ay mapanibukhuin. Ngayon, sabi ng iba, ayos lang yan ang Panginoon, kahit anong gagawin mo, hindi naman yan magagalit dahil ang Diyos ay pag-ibig. Yan ay maling interpretasyon. Sino sa inyo dito ang mga umiibig? Tasa kamay. Lahat ang umiibig. Kahit ano yung iniibig natin. Alam ninyo, ang pag-ibig minsan ay lumilitaw sa pamamagitan din ng galit. May mga instances na ganun na naipapakita mo yung pagmamahal mo dahil sa nagagalit ka. Sa mga magulang, dahil sa pag-ibig nila sa kanilang mga anak, galit sila sa anumang bagay na pwedeng ikasama ng kanilang mga anak. Ganun din ang Panginoong Diyos. Marunong pong magalit ang Panginoon. At siya nga po ay mapanibubuhin. At dito, sa tutunghaya natin ngayong umaga, sana ito ay ating ikamulat, mga kapatid, sa ating isipan na huwag nating galitin ang ating Panginoong Diyos. Ang sinisikap natin bilang mga mananampalataya, ang inaalam natin, ano ang ating gagawin para matuwa ang Panginoon sa atin. Sino sa inyo ang nagsisikap na pasayahin ang ating Panginoon? Yan ay yung mga layunin ng mga mananampalataya sa Diyos. Sinisikap nilang gawin kung ano yung ikinatutuwa ng ating Panginoon. At ayaw na ayaw nila na maggalit sa kanilang ating Panginoon. Ang mga makasalanan ay kabaligtaran. Palibhasa sila'y mangmang sa kalooban ng Panginoon, hindi nila alam yung mga pinagagawa nila ikinagagalit ng ating Panginoon. Kaya nga, dito pumapasok ang kahalagahan ng Biblia. Dahil sa Biblia po, dito natin nalalaman kung ano ang kagustuhan ng Diyos na dapat natin sundin para hindi po siya magalit sa atin. At sa pamamagitan ng pagtunghay natin sa aralin ito, ay maiiwasan natin ang mga bagay na hindi nararapat upang ang Diyos ay hindi po sumama ang loob o magalit sa atin. Sabi po rito, mga kapatid, sa Roma 1:21, kahit na kilala nila ang Diyos, siya ay di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Yan ang unang kasalanan ng tao laban sa Diyos. Naniniwala sila sa Diyos at kinikilala nila ang Diyos, pero hindi nila pinararangalan ang Diyos ni pinasasalamatan man ang Diyos. Sa halip, naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Isa po sa pangunahing buhay ng mga mananampalataya, sila po yung mga tao na nagpaparangal sa Diyos at nagpapasalamat lagi sa Diyos. Araw-araw yan, hindi po yan nagmimintis. Ang mga anak ng Diyos, ang mga tunay na mananampalataya, niluluwalhati nila ang Panginoon at pinapasalamatan. Kinikilala nila na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay nila, mayroong pakialam ang Diyos.
Ngayon, mabuti man yan at masama, ang mga tunay na mananampalataya ay nagpapasalamat pa rin sa ating Panginoon dahil alam nila lahat ng yan ay bahagi ng magandang plano ng Diyos sa kanila. Kaya lang, ang nakakalungkot nito, may mga taong kumikilala sa Diyos pero hindi nagpaparangal sa ating Panginoon. Ang paggawa ng mga bagay na taliwas sa kagustuhan ng ating Panginoon ay isang bagay na hindi po nagpaparangal sa Kanya. Yung word dyan na ano, itong pinaparangalan sa ibang salin, niluluwalhati. Ngayon, yung word na pagluluwalhati ay magkasamang word po yon ng pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sabihin ko sa inyo, ang mga makasalanan ay hindi pwedeng sumamba sa Diyos o hindi nakakasamba sa Diyos. Ang mga makasalanan, naalala lamang ang Diyos pag mayroon silang pangangailangan at pag nasa panganib po sila, Diyos ko po, Diyos ko po, Diyos ko po. Pero pag sila ay nakaraos na doon, pag wala sila sa nasa maayos silang kalagayan, ni magpasalamat sa Panginoon ay hindi nila nagagawa. Sa halip, ang sabi ni Apostol Pablo, ang laman ng kanilang mga isip ay mga bagay na walang kabuluhan. Purihin ang ating Panginoon sapagkat pinalaya tayo sa ganong kalagayan at ngayon talagang sinisikap natin na maingat sa ating pamumuhay na araw-araw maparangalan at mapasalamatan natin ang ating Panginoon. Kahit sa maliliit na bagay, lalo higit sa mga malalaking bagay na tinatanggap natin, ay kaagad ang isang mananampalataya ay nagbibigay ng luwalhati, parangal at pasalamat sa Diyos. Now, ang failure na kilalanin ang Panginoon at siya ay parangalan at pasalamatan, mayroon pong consequence yan. Buti sana, kung walang, ano yan, walang kapalit, anong konsekwensya Tagalog? Kabayaran. Buti sana kung walang kabayaran yan eh. Pero, yung regular na pag-disregard sa Panginoong Diyos sa pamagitan ng hindi pagpaparangal sa Kanya at pagpapasalamat, ang resulta po ng kasalanan ito ay kung babalikan natin yung first paragraph, ang sabi rito, sila ay naghahaka-haka ng mga bagay na walang kabuluhan. Bakit ang nagiging laman ng mga kaisipan nila ay mga bagay na walang kabuluhan? Ngayon, i-qualify natin itong statement na ito. Mga bagay na walang kabuluhan. Pagsasabihin mo yan sa mga tao, yung tinutukoy natin mga tao na hindi nagpaparangal sa Diyos, magdidibati tayo, magagalit ang mga yan. Anong walang kabuluhan? Anong akala mo sa akin? Bobo? Hindi marunong mag-isip ng makatwiran at sasabihin mo ang aking laman ng utak ko ay walang kabuluhan? Ganito po yan. Maaaring makabuluhan yan para sa taong yan. Pero sa Diyos, walang kabuluhan niya ang pinag-iisipan niya. Tayo kasi tao, mayroon tayong tinatawag na deductive reasoning. Sa psychology, mayroong deductive reasoning. Ibig sabihin, lahat ng pwede mong gawin at isipin, basta kaya mong panindigan at ipagtanggol, karapatan mo yan. Pero tayo mga mananampalataya, mayroong isang Diyos na tinitingnan natin na ito bang iniisip natin ay karapat-dapat at tanggap sa ating Panginoon. Kaya itong word dito na nagsasabing ang mga iniisip naman ganitong tao ay walang kabuluhan, in view sa katuwiran ng ating Panginoon, hindi sa katuwiran makatao. Dahil sa katuwiran makatao, sabihin ko sa inyo eh, kahit yung masama niyang ginagawa ay kaya niyang gawin, kaya niyang ipangatuwiran. Kahit ang kasalanan, kaya natin ipangatuwiran. Pero paano sa Diyos? Ang tanong, yan ba ay makatuwiran sa harap ng Panginoon? Hindi. So yun yung sinasabi rito. Ang laman ng utang ng mga taong ito ay walang kabuluhan. At bakit sila nagkakaganon? Dahil ang isip nila ay nadiliman.
Sabi nga sa ikalawang Korinto 4:4 na mga isip ng mga taong ito ay binulag ng Diyos ng sanlibutan ito upang ang liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo ay hindi sumikat sa kanilang kaisipan. Kaya alam ninyo mga mananampalataya, magpasalamat tayo sa Diyos dahil ang kaniliman na yan ay nawala sa ating isipan at maliwanag para sa atin ang biyaya ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng ating Panginoon. At mas mahalaga sa atin yon kaysa appreciation at pag-ibig ng mga kapwa nating tao na walang iniisip kundi ang kasalukuyan. Mayroon pa pong bukas, mayroon pang hinaharap at mayroon pa walang hanggan na dapat nating paghandaan. At dahil dito, ang mga tao ito, yan ang kanilang quality o nagmamarunong. Ngunit lumilitaw na hangal. Naranasan na ng maraming mananampalataya, kakausapin mo ang mga taong ito, napakagaling. Amen? Ang sabi nga sa aklat ng Lucas, ang mga anak ng sanglibutan ito ay mas marurunong kaysa mga anak ng liwanag pagdating sa mga bagay sa mundong ito. Pero pagdating sa mga bagay na pananampalataya at makalangit, hindi pwede yon. Mas mababa yung karunungan nila dahil ang sabi nga ni Pablo sa kanyang sulat na ang karunungan ng sanglibutan ito ay kamangmangan lang sa harapan ng ating Panginoon. Ang katuwiran ng mga tao dito, ang sabi sa aklat ng Isaias, ay parang maruming basahan sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Ang isa po sa panganib na hinaharap natin ngayon ay yung tungso na gusto natin yung kapwa natin ay matuwa sa atin. Di bali nang baliwalain natin yung katuwiran ng Diyos basta't mapasaya lamang natin yung ating kapwa. Lahat tayo ay na-absorb sa isang psychological mandate, mga kapatid, na kailangan entertainers tayo lahat ng kapwa natin. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, hindi po tayo nagpapasaya ng tao. Ang Diyos ang pinapasaya natin, mga kapatid. We are not men's pleasers, but God pleasers, mga kapatid. Yan po ang mga mananampalataya. Huwag mong obligahin ang sarili mo na pasayahin ang kapwa mo tao, mga kapatid. To the point na mag-compromise ka sa pananampalataya, mapasaya mo lamang sila. Wala lang silang masabi laban sa'yo. Ang ating pinagsisikapan na ang Diyos ay walang masabi laban sa atin, mga kapatid. Kahit ang pananampalataya, hindi talaga ikatutuwayan ang hindi mananampalataya. So, huwag na kayong magulat sa ganyan. Tanggapin na ninyo ang ganong katotohanan. Na ang buhay ng mananampalataya ay hindi po ikinatutuwa ng hindi mananampalataya. Pero sila po'y pinapanalangin natin, dinadala natin sa gawain. Pag yang mga yan ay mabuksan na ang kanilang pangunawa, purihin ang Diyos, makikita natin, namumuhay na rin sila ng katulad natin, mga kapatid. Nangyayari lang ho kasi yan dahil ang kanilang isipan ay nadimlang. Clouded with darkness. Laga mo na makikita ang kagandahan dyan. Kaya nga, yan ang dahilan kung bakit kayo, nagiginig, o saan man kayo naroon, kahit anong turo ng Bible study, hindi makaintindi. Kahit anong paunawa, ginawa na lahat ng Bible teacher, panalangin, dahan-dahang pagtuturo, pinapabasa sa kanya. Pag ang taong yan, hanggat ang kanyang konsiderasyon ay mas mabigat na nasisiyahan siya sa buhay sa kalibutan, mahirap makaintindihan ng mga espiritual na bagay. Pero tayo umaasa na ang taong yan ay darating din ang pagkauhaw sa mga espiritual na bagay, mga kapatid. Yun yung hinihintay natin. Kaya salamat sa mga nagtitiyaga na nagtuturo, pabalik-balik sa'yo. Hala, sige, turo, sige, panalangin. Tinitext ka ng mga bagay na pang pananampalataya dahil umaasa ko yan na isang araw maka-breakthrough din ang salita ng Panginoon sa buhay mo at ikaw ay magiging uhaw sa salita ng Panginoon at ikaw ay unti-unti nang namumuhi sa mga bagay na makasanglibutan. Unti-unti na ang kaniliman sa iyong isipan ay nagkakaroon ng liwanag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid, at makikita mo na lamang ang iyong buhay isang araw na nagbabago ka na.
tuwing titingin ka sa salamin, pag magbibihis ka, pag mag-aayos ka sa iyong sarili, ikaw mismo nakakapansin, bakit ayaw ko na ng ganito, ayaw ko na magsunod ng ganito, ayaw ko na maglagay ng ganito sa sarili ko. Ang liwanag ng Panginoon ay sumisikat ka sa iyo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa buhay mo. Binabago ka ng ating Panginoon para magmukha kang anak ng Diyos at ikaw ay hindi na magmukhang anak ng diablo. Gaya ng mensahe natin ng mga karahan, tayo nilikhayo sa wangis ng Diyos, pero ini-imprint ng diablo ang kanyang wangis sa mga tao. Amen. Amen. At pag hindi ang tao nakalaya sa ganyang klaseng kaisipan, madilim na kaisipan, sa halip na si Kristo ang kanyang pinoproject sa kanyang sarili, yung diablo ang pinoproject niya sa kanyang sarili. Ang kita na kayo ng mga tao, kahit dito sa Pilipinas ngayon, huwag kasi ibang bansa, nahawa na tayo ng ganyang klaseng motivation. Kahit dito sa Pilipinas, maraming gusto magmukhang diablo. Nakita na kayo ganyan? Wala pa kayo nakikita? Tingin-tingin lang yan sa kabila. Mas gusto nila, ang dating nila ay evil. Hindi lang basta siga, hindi lang basta astig. Gusto nila maladimonyo ang dating nila. Ah, ganun. Mula sa gupit, panalamig, mga tato sa katawan, gusto nila maladimonyo ang dating nila. Wala akong nakikita ang tunay na mananampalataya na nagnanais ng ganyang klaseng buhay. Ang gusto nila malinis na kaisipan, malinis na ayos, malinis ang kanilang katawan. Bakit mamansahan mo ang katawan mo sa pamamagitan ng pagdodrawing ng mga bagay na masama? Pangalawa, pangalawang kasalanan ng tao lamang sa Diyos. Ayon dito sa Roma 1, ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay ang mga larawan ng mga taong may kamatayan at ng mga ibon ng mga hayop na lumalakad at gumagabang. Hindi ba't isang malaking kalukuhan ito? Pero ang ilang sa atin ay minsan din naloko nito. Amen. Sino sa inyo ang dating mga lumuluhod, dumadalangin sa mga ribulto na kahawig ng tao? Sino yan? Intindihan na kayo ako eh. Huwag na kayong mahiya, total wala naman kayo roon. Sino ang mga lumuluhod, nananalangin, at mayroon pa nga kayong mga picture sa inyong mga wallet noong mga kamukha ng tao? Mga deboto, mga santo at mga santa na tinatawag. Sino naman sa inyo ang nananalangin sa mga ribulto na kahawig ng ibon, mga hayop na lumalakad at gumagabang? Wala masyado niyan dito sa Pilipinas. Animistic religion ang tawag dyan. Mga animals ang kanilang sinasamba. Tinuturing nilang mga banal na itong mga hayop na ito. Pero dito sa atin, pagkaraniwan natin makikita yung mga larawan at ribulto na kamukha ng tao. Yan o, ang linaw kaya niyan. Ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at sinamba nila ang larawan ng mga tao may kamatayan. Karamihan doon sa mga dinadalanginan, mga patay na. Dito sa Tiso, nung dumating ako, ay sikat na sikat ditong patron si San Isidro. Marami rito ang nagpapatronize sa San Isidro. Dito sa Lucena ay San Fernando. Kilala niyo ba yan? At marami po, kahit saan, ang kanilang patron ay si San Miguel. Tatawa yung iba, nakuha nila eh. San Miguel. Si San Miguel Bear. Para makuha ninyo.
Hindi nga natin kilala yung mga taong yan dati. Kahapon, may kinasal ako. At yung dalawa ay nagkausap. Parehong, ang kanilang pangalan ay pareho. At ang birthday nila ay pareho. Nakuha ko kagad kung bakit. Hindi naman sila magkamag-anak. Sabi nga nung isa eh, buti hindi isa ang tatay namin. Parehas ang pangalan nila, parehas ang birthday nila. Alam ko kung bakit eh, sa kalendaryo kinukuha yung pangalan nila. O, nakakita kayo ng ganong kalendaryo, na araw-araw ay mayroong nakalagay kung sino ang patron doon sa araw na yon. Karamihan po noon, doon kinukuha yung pangalan, kung anong araw pinapanganap. Pero bandang huli, hindi na nila type yung mga pangalan dahil mga makaluma yung pangalan eh. Sa artista na, ginawa na nilang patron ang mga artista. Ayan. Kaya may mga bagong simbol na mga ang pangalan ay sa artista nang galing. Sa presidente, at ngayon, mayroong, sabi na marunig ako, mayroong pangalan si Corona, mayroong si COVID. Parang mas memorable. Ayun ako. Pero ang pinag-usapan natin ay yung mga taong nagkasala sa Diyos dahil ipinagpalit nila ang kalwalhatian ng Diyos na walang kamatayan sa mga larawan ng mga taong may kamatayan. Isang malaking insulto sa Diyos yan. Sa susunod na luluhod kayo at mananalangin sa Kanyan, ito ang isipin ninyo, hindi natutuwa ang Diyos. Dahil noon, yun ang turo sa atin, na pag tayo ay dibutado, masyado tayong nananampalataya sa mga ganyan, ang dibuto natin sa kanila ay para bang nakakatuwa sa Diyos. Sabihin ko sa inyo sa umagang ito, hindi natutuwa ang Diyos sa ganyan. Dahil ang sabi ng Panginoon, kanino ninyo ako itutulad? Ang Panginoon ay walang katulad. Anong mukha ang itutulad natin sa Panginoon? Kung ang Panginoon ay hindi papayag na gagawan siya ng larawan na katulad nating tao, mas lalo namang hindi makakapayag ang Panginoon na ilalarawan siya sa hayop. Dahil ang hayop ay mas mababa sa tao. Ang Diyos ay Espiritu, at sinumang sasamba sa Diyos, sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Sa kanyang likas na kalagayan, huwag tayong gagamit ng mga larawan at yan ay ating sasampalatayanan dahil galit ang Panginoon dyan. Yan po yung ikalawa o ikatatlong kautusan sa 10 kautusan. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan na katulad ng anyo ng anumang nasa ibaba sa langit, nasa lupa at sa ilalim ng lupa, at ito'y inyong yuyukuran at inyong paglilingkuran sapagkat akong Diyos ay mapanibughuin. Huwag nating hamunin ang Diyos at manibugho sa atin at magalit sa atin ang ating Panginoon. Kaya sa mga tunay na mananampalataya na nakakaalam nito, sila ay sumasamba sa ating Panginoon. Nabigla tayo noong unang pagkakataon na pumunta tayo sa ganong klase ng mga sambahan. Anong ginagawa ng mga taong ito? Pumapalakpak, kumakanta, nagtataas ng kanilang kamay. Sino ang kanilang kinakawayan dyan? Ang Diyos na Espiritu ang ating pinupuri, mga kapatid. Hindi natin siya nakikita, pero nararamdaman natin ang kanyang presensya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Alam ninyo, muli mayroon pong kabayaran o consequence ang ganitong klaseng kasalanan sa Panginoon. Tingin nyo ha? Dahil pinalitan nila ang kalwalhatian ng Diyos, kaya hinayaan sila ng Diyos sa maruming pagnanasa ng kanilang mga puso hanggang sa sila ay masadlak sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Alam niyo yung ano, yung ang tinutukoy dito sa ano, kahalayan sa isa't isa. Ano yan? Sexual sins. Ang ating lipunan ngayon ay, sabi nga nung isang writer, sexually charged. At laganap na laganap ngayon yung mga kasalanang sexual, mga pagnanasa sa kapwa. At mas lalo pang inaapuyan ng mga nakikita at napapanood natin na kung wala kang kabanalan, kung walang Espiritu ng Diyos sa'yo, ano pa ang kapangyarihang magpipigil sa'yo? Kaya maya-maya mayroon tayong napabalitaan, mayroong
Mayroong pinastos, mayroong tinahasa, mayroong kung ano-anong ginagawa. Related, lahat sexual. Dahil yan o. E paano? Hindi nila na-preserve yung kanilang pagkilala sa tunay na Diyos. Mas kinilala nila yung mga bagay ng mga kabulaanan, yung gawa ng kapwa-tao nila. So ang isip nila ay wala na talagang takot sa Diyos. Kaya ang sabi rito, sila'y nasadlak sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Pagnanasa sa kapwa. Ngayon, ang sabi nga nung isang balikan ko yung anak ng artista, ang sabi niya, turuan ang mga lalaki na huwag manggahasa. Talagang sabi ko, unawain na natin, isip bata yan. Hindi niya alam yung kanyang sinasabi. Mayroong mga elements yan eh. Una, sabihin na natin yung likas ng tao na talagang ibang klase ang bukso ng kanyang kalooban. Ganyan talaga siya. Tapos hindi niya makontrol. Dagdagan mo pa na yung mga babae mismo. Ngayon, tama naman yung payo ng mga pulis. Ah. Mga babae, mag-iingat sa pananamit para naman huwag mabastos at magawa ng masama. Pero sa ngayon, yan po ang motivation na nangyayari. Kaya mas lalong naaapuyan itong ganitong klaseng damdamin. At minsan, hindi na pinag-iinteresan ng mga reporter. Eh. Pangkaraniwan na kasi nangyayari araw-araw. Pampapastos, panggagahasa, parang hindi na sila interesado. Gusto nila mas malala pang krimen. Yun ang pinagdadamdam ng iba. Yung mga krimen ang gustong-gustong ibalita. Yung magagandang balita, kunti lang. Pero ito ay resulta ng pangalawang kasalanan ng tao laban sa Diyos. Yung pagbabaliwala sa kanya. Yung pinalitan. Mayroong Diyos na totoo na walang kamatayan, ang sinamba ay yung mga larawan na may kamatayan. Hindi, ano yan eh? Banal na tao yan. Si San Pedro yan. Si San Pablo yan. Itaong may kamatayan nga yan eh. Sabi ni Pablo eh. Minsan si Apostol Pedro pumunta sa isang bahay. Pagdating niya doon, gawa Jesus. Yung tao lumuhod sa kanya. Sabi niya, uy, huwag mong gagawin niyan. Tao rin akong katulad mo. Pero ngayon, doon sa Vatikano, doon sa simbahan sa Roma, purpur na ang paan ng ribolto ni Pedro sa kahalik ng mga tao. Samantalang si Pedro nung buhay pa siya, nung lumuhod sa kanya si Cornelio, sabi niya, huwag mong gagawin niyan. Parang naano siya sa sarili niya eh, bakit luluhuran siya? Pagdating sa pahayag, aklat ng pahayag, mayroong lumuhod sa harap ng anghel. Ang sabi ng anghel, huwag mong gagawin yan, lingkod din ako katulad mo. Maging ang anghel ay ayaw silang sambahin. Ayaw silang luhuran. Salamat sa Panginoon at binuksan ang ating pangunawa tungkol sa mga bagay na ito at pinalaya tayo ng ating Panginoon. Ngayon, nagagawa natin ang tamang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Purihin natin siya na may pagsamba mga kapatid. Pangatlong kasalanan ng ginagawa ng tao laban sa Diyos ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma 1, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Hindi na matapos-tapos yung trabaho nilang yan. Dinidisprove nila ang existence ng Diyos, ang katotohanan na mayroong Diyos. Hanggang sa ngayon, mayroong mga nagsisigaw, walang Diyos! Ang sabi sa Biblia, bago pa yan nagsisigaw na walang Diyos, mayroon na nakasulat sa aklat ng Biblia sa Kawikaan, ang mga taong yan ay mga mangmang. Ang mga taong nagsasabing walang Diyos ay mangmang. Dahil ang sabi sa isang panig ng kasulatan, paano mong sasabihin walang Diyos na yung mga nilikha ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos? Kaya, sa ating pagbabasa-basa, pagre-research, nakikita natin na kahit yung mga siyentipiko na nagsasabing mga matatalinong tao,
na hindi naniniwala sa Diyos sa bandang huli, bago man lang sila tumanda at pumatay, sumusuko din talaga sila na mayroong Diyos. Pag tinitingnan na nila ang mga nilikha, pag kanila itong kinikilates, sabi nila kamangha-mangha ito. Kung hindi man sila naniniwala sa sinasabing Diyos, sinasabi nilang mayroon talagang great designer. Mayroon talagang isang nag-isip ng mga bagay nito. Hindi lang nila madirekte. Sa atin, ang Diyos po yun. Pag tinignan na nila ang kabuuan ng tao, paano ito mag-function, pag tinignan na nila ang kalawakan, kung paano yun ang panatiling maayos sa libu-libong panahon, sa milyong panahon, na yan ay umiiral, sasabihin nila kung walang nagkukontrol niyan, matagal lang sumabog yan. Somebody, somewhere, a powerful being exists. At ang mga Kristiyano, alam nila kung sino yan. Ang Diyos, purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Pero ang mga tao nito, kinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Mayroong mas maano itong ibig sabihin ito eh. Minsan yung mga filosofiya ng tao, yung mga tuklas ng tao, yung galing ng tao, parang sinasamba na ng kapwa-tao. Unti-unti, hinihiwalay sila ang pukos nila sa tunay na Diyos. At yung mga karunungan daw ng mga kapwa natin tao na medyo excellent kaysa atin, mas pinapaniwalaan nila. Pag ang tao, hihiwalay siya sa karunungan ng Diyos at sisikapin niyang maging marunong at gagawin niyang referensya ang karunungan ng kapwa tao. Kamangmangan talaga ang kanyang abutin, hindi tunay na karunungan. At isang araw, kukwestiyonin niya ngayon ang mga sinasabing gawa ng Diyos. Which is keeping him farther from God. At mas lalo lamang nagiging kawawa ang sitwasyon ng tao nito pag iiwanan niya ang Diyos. Ang ganitong kasalanan, ang resulta po nito, ang sabi nito, mas mabigat na nagiging resulta nito. Tingnan niya. Mabisita, mga baguhan at mga kapatiran. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. At diyan sa sulat ni Pablo, yan ang kanyang tinignan na nagiging dahilan o ugat ng paglitaw ng mga bakla at mga tumboy. Babasahin ko sa inyo yung buong verse. Anong verse na ba yan? Ang verse number. Ayan pala sa baba. 126 sa 27. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pita. Sabi dito sa salin nito, mahahalay na pagnanasa. Makinig kayo ha, kasi hindi ko na yan inilagay dyan dahil mahaba. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Verse 27, gayon din ang ginagawa ng mga lalaki. Ayaw na nila sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki sila na humaling. Wow! Ginagawa nila ang kasuklam-suklam na bagay, kaya sila ay paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawain. Kita ninyo, mayroon kasing psychological question eh. How come? Bakit mayroong lumilitaw na mga ganyan? Lalaki namang pinanganak, babae namang pinanganak. So nandiyan na nag-i-exist na eh. Pero ang katanungan ay hindi masagot. Bakit nagkaroon ng ganyan? Lalaki naman yung pinanganak. Pero bakit hindi ko matanggap yung damdamin babae. Nagpipilit magpakababae. Bakit yung babae? Pinanganak babae yan eh. Bakit nagpipilit magpakalalaki? Ang Biblia ay mayroong kasagutan kung paano nagsimula yan. Kung ano ang pinanggalingan yan. Yan ay anong sabi roon?
tinaligdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Alam niyo yung kuan, homosexuality, sa Biblia ay mayroon na yan. Mayroon na mga syudad na tinupok ng Diyos dahil ganyan ang mga tao. Sa unang aklat ng Biblia ay nag-i-exist na po yan. So homosexuality is as old as the Bible itself. Almost. Dahil maaaring mula kay Adan at kay Eva, mga ilang taon nang lumipas at lumabas na yung mga ganyan. At ang pinakadahilan yan, ayan, sinulat ni Apostol Pablo, tinalitan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Kaya lumitaw yung ganyang klase. As a result, as a consequence of that great sin against God, mga kapatid, yung pagtalikod sa katotohanan tungkol sa Diyos. At mas tinanggap nila yung mga kasinungalingan. Oh, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, isa po sa layunin ng pagparito ng ating Panginoon para po dalhin ang katotohanan. Dahil ang sabi niya, pag makilala niyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Saan malalayain? Sa kasinungalingan. Dami nating pinapaniwalaan ng kasinungalingan eh. Lalo dito sa Pilipinas, yung mga pamahiin, ginawa na natin Biblia sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero nung ikaw ay nakakilala sa ating Panginoon, nakapakinig ka ng Bible study, yun ang sabi ko sa inyo kanina, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Pag ikaw ay makinig na talaga ng layunin mo, ikaw ay yung salita ng Diyos ay magkaroon ng kapangyarihan sa buhay mo, hindi mo napapansin yan. Pero tuwing ikaw ay makikinig, mayroong mga bagay dyan na sinisira ang salita ng Diyos sa buhay mo. Yung mga kamalian na iyong kinagisnan, yung mga masamang bagay na iyong kinalakihan, sinisira yan ang salita ng Diyos. At sa patuloy mo makikinig, yun nga, mapapansin mo na lang ang sarili mo ba, ang laki na pala ng pinagbago ko. Ayaw mo na ng mga bagay na masama. Mas gusto mo na sa mga bagay na mabuti. Dahil ang salita pa lang ng Diyos ay may kapangyarihan na. At kung isuko mo ang sarili mo sa ating Panginoon at mapuspos ka ng kapangyarihan, ang Espiritu ng Diyos, mas lalo na. So alam ninyo ngayon, alam na ninyo ngayon kung bakit nagkaroon ng mga ganyan. Sa ngayon, pilit nilang pinapatanggap sa atin yan. Nagagalit sila pag hindi natin sila tinatanggap as is kung ano sila. Pero ako ay sanayon doon sa katwiran ng isang tao eh. Pilit ninyo kaming tanggapin kayo. Hindi ka ninyo matanggap ang inyong sarili. Bakit gusto nilang tanggapin natin sila sa ganong kabaligtarang kalikasan nila, eh sila nga hindi lang matanggap ang sarili nila. Ito ha, personal ko lang ito. Hindi ko nagano sa inyo. Pag nakakakita ako ng mga ganyan, katos patatanda na. At minsan naisip ko, paano pagtatanda yan kasi hindi nagbago? Tapos yung mga matatanda na meron dito eh, nakikita ko. Naawa ako sa kanila. Parang nabubuhay sila sa kwan. Anong tawag nga dito? Hindi real world yung kanilang ini-exist. Sa loob-loob ko, mas magiging masaya sana sila kung sila'y nagiging makatotohanan sa kanilang sarili. Parang hindi kayo sangayon sa akin, okay lang. Pero sa akin lang yung personal. Naawa talaga ako sa kanila. Sabi ko, mas magiging masaya sana sila. Nung isang araw, nandun ako sa bayan, tinignan ko, tangkad o. Pero halata mo naman eh. Halata mo na kagad eh. Sabi ko, sayang, wako pa lang. Matangkad. Kung ito'y tunay na lalaki, napakagwapo nito. Pang-artistahin ang mukha. Kaya lang hindi niya matanggap ang sarili niyang ganun. Saan nagpalit na lang kami ng mukha? Pugin-pugin. Tangkad na lalaki. Ganda ang katawan. Naaawa ako mga kapatid. Hindi ko sila nilalait o naman, nakakaawa ang kanilang sitwasyon. Kung tatanda sila, gano'n. Para bang mayroong bahagi sa buhay nila na hindi fulfilled. Kasi katulad eh,
Pipilitin nilang magpakababae, hindi kayong babae, pilitin magpakalalaki. Siyempre gusto niya magkaanak eh. Hindi pwedeng mangyari yun. Hindi pwedeng mangyari yun. So, bahagi ng buhay nila ay malaking frustration na pinipilit lang nilang ipaglaban. Pero ang solusyon sana dyan, kung tatanggapin talaga nila kung ano sila, kung sino sila, at kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay nila. At ang magandang balita niyan, marami po sa kanila ay nagbago na talaga. At sila po ay sinuko na nila ang kanilang maling paniniwala at sila ay pumalit na talaga sa katotohanan kung ano sila. At mas lalo sila nagiging masaya siyempre sa buhay. Purihin ang ating Panginoon, di ba? Karamihan pa naman sa mga yan ay mga talented at mga madiskarte. Pero yun nga lang, sa panik ko, nanghihinayang ba ako sa sitwasyon? Ang sabi sa Romans 1:28, ayaw nilang kilalanin ang Diyos. Isa pa yan sa kasalanan ng tao lamang sa Diyos. Ayaw nilang kilalanin sa Diyos. Kayo mga nakikinig sa akin ngayon, be quick to acknowledge God sa lahat ng aspeto sa buhay natin. Kaya nga tinuturo sa atin sa Aklat ng Awit, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang pangalan ng Panginoon ay dapat purihin natin. Isang interpretation po yung verse na yan, mula sa pagmulat ng mata natin hanggang sa pagtulog natin, ang pangalan ng Panginoon ay dapat nating purihin, mga kapatid. Praise God. Kung noon, pagising natin ay kasi kinatulogan na natin yung tinayaan nating numero, pagising natin ay yung kagad ang hinahagilap natin. O di kaya yung ating sakahan, yung ating mga alaga, yun ang iniisip natin. Kaya pagmulat natin yung kagad ang iniisip natin, iba na po pag mananampalataya. Pagising na pagising pa lamang mga pagkakitin. Praise the Lord. Good morning, Lord. I love you, Lord. Mga ganun kagad ang expression, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hanggang sa pagtulog sa gabi, siyempre hindi makatulog yan hanggang hindi nila ina-acknowledge ang ating Panginoon dahil nagpapasalamat tayo sa Diyos. Gaya ng sabi ni Brother Alexi Kagina na buhay pa rin siya at malakas. Purihin ang ating Panginoon. Pero may mga tao hindi marunong kumilala sa ating Panginoon. Amen. At minsan pa nga, naalala mo yung barko na sumikat sa kapalpakan, yung Titanic. Kahit ang Diyos, hindi ito kayang palubugin. Yan. Hindi nakarating sa kanyang unang pier, lupo. Mahirap hamunin ang Diyos. Sa halip, dapat kilalanin natin ang Diyos. Sabi nga sa Bible, kilalanin mo ang Diyos sa iyong lahat ng lakad at ikaw ay magtatagumpay. Ang mga mananampalataya, bihasa na yan sa ganyan eh, mula sa driver hanggang sa kung ano man. Tuwing aalis sa bahay, kahit yan hindi luluhod, hindi tataas ng kamay, sinasabi na yan kahit sa isipin niya, Lord, ingatan niyo po ako. Ganun palagi yan. Kinikilala niya palagi ang Panginoon. Na para pagkang hindi siya pwedeng mabuhay na wala ang ating Panginoon. Gaya ng inawit nila kanina, si Jesus ang sentro ng buhay natin, mga kapatid. From my heart to the heavens, si Jesus ang sentro ng ating buhay. Gawin na yan ng mga mananampalataya. Minsan, hanggang sa madibilong mo yan, nagiging instinct mo na lamang, nagagagawian mo na, tuwing aalis ka, ano man ang gagawin mo? Lord, 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 Lord. Sasabihin ng iba, baka lumagpas ka sa langit, hindi pa nga nakarating, lalagpas na. Yung mga hindi kumikilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawain kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Babasahin ko sa inyo kung ano yung mga kasamaan na umalimin sa mga tao itong hindi marunong kumilala sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin yan, sarili lang nila o di kaya yung tao ang kanilang ina-acknowledge, pero ang Diyos ay hindi nila ina-acknowledge. Kaya ang sabi rito, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabugtutan, kasakiman, masasamang pag-iisip, napuno sila ng pagkaingit at masasamang hangarin, na humaling sa pagpatay, pagtatalo at pandaraya. Sila ay mga chismoso at chismusa,
mapanirang puri, napupuot sa Diyos, walang makundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathan ang kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Ano ang dahilan yan? Dahil di sila marunong kumilala sa Diyos. Sa madaling sabi, yung mga tao na hindi marunong kumilala sa Diyos, talagang masama ang ugali. Yan ang sabi ni Apostol Pablo, kaya ang sulat. Mahuhulog at mahuhulog talaga sila dito. Sabi, anong masama ang ugali? Mabait naman ako ah. Yan. Pwede kang maging mabait sa pagkikita mo sa kapwa, pero mayroon ka talaga masamang ugali. Isa sa mga binabanggit ni Pablo na ito ay papasok yung taong hindi marunong kumilala sa ating Panginoon. Pag sinabi kasing masamang ugali, yung masungit, yung stricto, yung mahirap kausap, yun ang masamang ugali. Hindi, meron pa eh. Yung mga masasamang bagay na yan na pwede ipamuhay ng tao. At sa huling bahagi, number 5, yung last verse ng Romans chapter 1. Ito, mas mabigat ito ha. Mabigat ito. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Alam nila. Gayunman, patuloy sila sa paggawa nito. At natutuwa pa na makita ang iba na gumagawa nito. Alam nila ang utos ng Diyos at alam din nila na may parusa sa mga gumagawa ng ganyang kasamaan. Pero patuloy nila itong ginagawa. At kung hindi man nila ginagawa, natutuwa sila na ginagawa ito ng iba. Pag ikaw ay magiging mananampalataya na, hindi mo na ito gagawin. Siyempre, ang hangad mo ay ang hangad natin, paano natin magawa yung kagustuhan ng Panginoon. Kaya hindi na natin lalabagin ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Kaya nang sinabi ko sa inyo kanina, wala tayong ibang hinahangad kundi matuwa ang Diyos sa atin. We avoid things that will anger God. Anong sabi ng Apostol Pablo sa kanyang sulat? Ano ang napala ninyo sa mga bagay na yon na ikinahihiya ninyo ngayon? Yung mga ginagawa dati ng hindi mananampalataya. Sabi ni Pablo, ano ang napala ninyo sa mga bagay na yon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibubunga ng mga yon. Kaya sa chapter 3, ang sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay... Hindi pala, sa verse 23 pala yan. Sabi niya, 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon. So para sa mga makasalanan, ayos yung kanilang ginagawa. Pero pagkatapos na ikaw ay makalaya doon, masasabi mo rin yung sinasabi ni Apostol Pablo, ano ang napala ninyo sa mga bagay na yun? Na ngayon, bilang mananampalataya ay kinahihiya natin. Kamatayan ang ibubunga sa mga bagay na yun. Ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Kaya sa atin, ngayon, pagkatapos natin marinig yan, yung mga bagay na yan, na mga malalaking kasalanan laban sa Diyos, hindi naman natin gagawin na yun. Mga mananampalataya ay hindi nagagawa ng ganun. Tama ba ako? Matatandaan nyo ba? Ito ang kagandahan sa atin ngayon eh. May mga panahon noon, walang projector, walang mga ganyan na pwede ma-save, walang recorder. Kaya magsabing, natatandaan nyo ba? Amen! Paglabas, wala na. Unti na lang ang natira. Nung makakain ng mga sarap, mas lalong nabawasan. Nung magkaroon na ng kakuntuhan maya-maya, nawala na. Inalingguhan ang tinanong, anong mensahe ni Pastor? Ano nga ba yun? Basta galing sa Bible yun. Pero ngayon, ayan o, ewan ko kung ilang linggo yan,
may masisave siya dyan. Plus, may nagre-record, may nagtitake note, o mayroon pa tayong slides na ganun. So, malaki ang chance, mga kapatid, na ma-preserve natin ang ating mga narinig. O, pag sinabi ko sa inyo, naalala ba ninyo yung lima? Opo, siyempre, hindi mo may sabing hindi. Kung makalimutan ninyo, mayroong paraan para ma-remind. Pwede naman yung panoorin ulit yan. Hindi natin gagawin yan. Hindi na gawain ng mga tunay na mananampalataya yan. Purihin ang Diyos. Amen. Sa halip, ang mga tunay na mananampalataya, ito po ang nakatatak sa isip nila. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Hindi na yan magpapaliwala sa Panginoon. Hindi na yan papalitan ng kasinungalingan ng Diyos. Hindi na yan sasamba sa mga larawan na katulad ng mga nilikha ng ating Panginoon. Yan po ang mga taong umiibig sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ng buong lakas. Paano gagawin yan, Pastor? Yan ang tanong. Kasi, minsan, paminsan-minsan, nagtatanong tayo. Iniibig ba ninyo ang Panginoon ng buong puso? Sagot. Iniibig ba ninyo ang Panginoon ng buong kaluluwa? Ah, di ba? Madaling, on the spot, madaling magsabing amen. Pero pag i-analyze mo, paano nga ba ito gagawin? Paano nga ba ito gagawin? Ibig sabihin ba niyan, pag i-ukol ko sa Panginoon ang buong pag-ibig ko, hindi na ako pwede umibig sa iba? Ito ang sabi ni Juan sa kanyang sulat. Ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Ayon. Kasi magtatanong tayo, paano ba ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong ganito-ganito? Ayan o. Simpleng paliwanag lang po. Ito ang pag-ibig sa Diyos, ang sabi ni Juan, na tuparin natin ang kanyang mga utos. At ang mga utos niya, hindi pabigat. Yun kasi isang bagay na in-inject sa atin eh. Iwan ko kung sino nag-inject niya na wala sa ayos. Na mahirap daw sumunod sa Diyos. Sino sa inyo ang bumungad sa pananampalataya na narinig niyan, mahirap maglingkod sa Diyos? Hindi mo mahirap maglingkod sa Diyos. Mas mahirap yung kasalanan eh. Ang paglilingkod na sa Diyos, ang maalwa na buhay. Hello? Sasabihin naman ang nakakarinig sa atin na hindi pa natin kapananampalataya, bias ka naman. Mas masaya kami dito. Sino ang kasama ko rito makapagsasabi na mas maaluan ang naglilingkod sa ating Panginoon? Siyempre, walang magsasabi dito hindi maaluan dahil nasa simbahan tayo eh. Pero, hindi, in a real analysis, mga kapatid. Talagang mas maaluan ang buhay na naglilingkod sa Diyos kaysa buhay na hindi naglilingkod sa ating Panginoon. Mayroon akong sariling dahilan kung bakit nasabi ko yun. Ang sabi sa isang salin, sapagkat ganito ang pagmamahal sa Diyos, na sundin natin ang kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Mayroon akong kasing indoctrination na ginagawa niyan eh. Kaya yan ang dahilan kung bakit mayroong mga dumadalo, nakikinig ng Bible study. Gusto nila. Ngayon, mayroong parang nag-i-inject sa isip nila, mahirap. Hindi mahirap, ayan o. Hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. Mas mahirap pa nga magsugal eh. Mas mahirap magsabong. Mas mahirap mag-inuman. Mas mahirap mag-drugs. Mas mahirap mandaya ng kapwa. Amen. Saan ang mas mahirap? Yung atin ka sa ganitong pananambahan, ilang oras ba tayo nandito? Late pa yung iba. Tapos nagmamadaling umalis.
Kaysa yung nag-umpisa kayo mag-inuman kasabay, alas 8:30 tayo nag-umpisa dito. Pagkatapos nag-umpisa mag-inuman, alas 8:30. Sana mas mahirap? Sige, kayo nung sabagod. Alas 9, magbubukas ang sambahan. Alas 9 rin, mag-umpisa ang sabungan. Kung walang lockdown. Sana mas mahirap? Dito, nagsisigawan sa pagpupuri ang mga tao. Sa sabungan, sumisigaw din sila. Pag-uulot sa kanilang pinagbustahan. Mahirap pa rin. Grabe ang tension doon. Manalo o matalo. Pero dito, pag ma-release mo na yung pagpupuri mo sa ating Panginoon, di mas maganda ang ating pakiramdam, mga kapatid, na kapag puri tayo sa Diyos. Walang talo dito. Panalo tayo palagi pag tayo nagpupuri sa ating Panginoon. Hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. Ganon din, kahit saan ka pumuntang sugalan, ganon din nangyayari. Nandun yung tension, nandun yung hirap sa kalooban. Sa inuman, ganun din. Hindi ka naman magtatapos dyan na hindi masama ang pakiramdam mo. Meron ka talagang dadamdamin na hindi maganda. Sasabihin mo, eh wala, tibay ko dyan. Ako'y mula 15 anos, eh, tirador na ako ng ganyan. Wala rin. Talo ka pa rin, naapektuhan ka pa rin, nalalasing ka pa rin. Sabihin ko sa'yo, kahit 20 taong ka nagiinom, lasing, nalalasing ka pa rin. Walang matibay dyan. Kaya na tama yung isang sabi, tama yung biro ng isang manginginom. Hindi mo kayang tumbahin ang buti. Ikaw ang kayang tumbahin ang buti. Mapatalinghaga ang pagsasabi sa manginginom. Hindi mo kayang talunin ang buti. Mas lalong hindi mo kayang talunin ang gumagawa ng alak. Lugi ka palagi. Siya kumikita, ikaw ay nagkakasakit. Sabi sa inyo, eh, pag yan ay binabanggit ko, talagang binabanatan ko paulit-ulit eh. Sa ganong paraan man lang, gamitin ako ng Diyos para gisingin yung mga tao na nagpapakalulong dyan. Yan isang pang-aapi sa kapwa. Sinisira ang buhay mo, sila kumikita. Yan sa mga kapitbahay ninyo na nagtitinda, mga sari-sari, patos may tindang mga alak. Ito ha, nakikita ko. Pag mayroong nag-away, pag mayroong nagkagulo, hanggang sa mayroong nasugatan, mayroong namatay, dapat yung tindahan, damay eh. Siya yung puser eh. Doon bumili ng alak eh. Eh wala, ligtas palagi eh. Dapat kinakasuhan yan. Accessories to crime siya eh. Pero wala, ligtas. Kasi tinawag legal sa atin yan. Nagbibigay ng malaking buwis dito sa ating bayan. Kaya walang pananagutan. Sa kabila na ang dami ng mga nagkakasakit ng dahil dyan, sigarilyo sa kaalak. Kaya kung meron lang talagang may guts na grupo, pwede yan silang magpile ng class suit. Yung grupo sila, magpapile sila ng kaso laban sa isang factory na gumagawa niyan. Ang findings lahat, galing sa ang kanilang mga medical findings, ang sakit nila ay nakuha nila doon sa pag-inom ng kanilang produkto, sa pag-hit-hit ng kanilang produkto, pwede mag-file ng kaso laban dyan. Kaya lang, mahirap yan pag mag-isa ka. Kaya dapat marami yan. Class suit dapat yan. Sa ibang bansa, ginagawa yan. At mayroong nananalo dyan. Pag ang finding sa kanya, nagkasakit siya dahil sa kaiinom niya ng alak na yan, yung produkto na yan. Nagpapile sila, nananalo sila, binabayaran sila ng malaking halaga. Pero dito sa atin, mahirap manalo. Kaya dapat grupo. Pero ganun eh, nakita ko. Ayun, sari-sari. Saan binili kong alak na ito? Diyan ko. Ala, pati ikaw, sama. Kulong. Accessory to crime eh. Kung drugs yan. Kasi ganito lang naman kasimple yan eh. Kung drugs yan. Drugs ang dahilan kung bakit ang taong yan ay nakagawa ng masama. Tapos malaman kung saan binili yung drugs. Di ba dampot din yun? Yung puser. Yan ang hindi bagay na hindi napag-isipan sa sitwasyon natin ngayon. Araw-araw yan. Ang daming
krimen na related tungkol sa mga bagay na yan. Nabanggit lang po natin yan, mga kapatid. Dahil may mga tao, sasabihin nila, ang hirap sumunod sa Diyos. Hindi ba sila nahihirapan sa pinagagawa nila? Yung paggawa ng kasalanan, mas mahirap yan. Kaya dito, pinapakita natin, mas masaya ang maglingkod sa ating Panginoon. Mas maganda ang buhay na managlilingkod sa ating Panginoon. Huwag kayong mahirap, huwag kayong maniwala dyan sa mga naninira na mahirap maglingkod sa Diyos. Hindi po mahirap maglingkod sa Diyos. Maganda ang buhay na managlilingkod sa Panginoon. Malusog ang mga tao naglilingkod sa Panginoon sapagkat hindi na po sila nagkukonsumo ng mga bagay na kasisira ng kanilang katawan. Pinalaya na sila ng ating Panginoon at ang Espiritu ng Diyos ay nakatira po sa kanila. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Maraming salamat sa ating Panginoon at ang mensahe ito ay magiging makapangyarihan at ito'y gagamitin ng Diyos para mayroong mga tao na magising ang kanilang kaisipan sa katotohanan at sila ay maglilingkod sa ating Panginoon. Iibigin nila ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at susundin nila ang utos ng Panginoon. Hindi mahirap sundin ang utos ng Panginoon. Hello? Kaya huwag na huwag ninyong sasabihin yan eh. Bible school na, tinuturo ko yan. Huwag naman kayong na, sacrifice ang maglingkod sa Panginoon. Sino pang matutuwa niyan? Puro sacrifice. Masaya ang maglingkod sa Panginoon. Amen. Yan ang iyan natin sa mga tao. Mas masaya ang maglingkod sa Panginoon. Payapa ang kalooban mo. Walang iniisip na gumagawa ka ng masama laban sa kapwa, laban sa Diyos. Masaya ang maglingkod sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Panginoon, ako po'y dumadalangin. Ang mensaheng ito, Panginoon, ay magiging dahilan para po maraming mga tao ang mag-desire na maglingkod pa sa iyo, Panginoon. Totoo po ito, mas maganda ang buhay na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lingkod naman panganib at magiging maganda po ang kalusugan, Panginoon, ng mga tao na naglilingkod sa iyo. At higit sa lahat, mayroong kapayapaan, mayroong kapanatagan at mayroong assurance, Panginoon, para sa buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, sa muling pagsama mo sa amin. Purihin ka palagi at magpakailanman ang iyong banal na pangalan, Panginoon Jesus. Amen.